finally, after almost 7 hours, nakuha ko na rin ang aking driver's license. Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video, i-share ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng driver's license sa LTO. So bago kayo pumunta sa LTO, kailangan kumpleto na yung mga requirements nyo na kailangan nyong dalhin. So una, kailangan meron kayong valid na student permit. Kailangan 1 month old na siya or more than 1 month bago nyo siya dalhin sa LTO bago kayo mag-apply ng non-professional driver's license. Kung wala pa kayong student permit, check nyo yung isa ko pang video on how to get a student permit. Nilagay ko na rin dyan yung mga requirements at kung magkano yung magagastos nyo. Next na kailangan nyo is yung application form. Mas okay kung bago kayo pumunta sa LTO is meron na kayong filled up na application form. Pwede nyong ma-download yung application form sa website ng LTO. Ilalagay ko yung link sa baba sa description para ma-download nyo siya and pa-print nyo na siya para ma-fill upan nyo na bago kayo pumunta doon. Pwede rin kayo humingi ng kopya ng application form pagdating nyo sa LTO. Next na kailangan nyo is yung medical certificate. So makukuha nyo to sa mga LTO accredited na clinics. So nung nag-apply ako ng student permit, binigyan ako ng 2 kopya ng medical certificate. So yung isa ginamit ko sa pag-a-apply ng student permit. Yung isa naman ginamit ko ngayon sa pag-a-apply ng driver's license. So isa pa sa mga requirements is yung photocopy ng inyong valid ID. Ang last na requirement naman is yung practical driving course certificate or PDC certificate. Ito naman nire-require lang kung kumuha kayo ng student permit ng August 3, 2020 onwards. Isa kasi to sa mga bagong requirements para sa mga bago lang na kumuha ng student permit. Pero kung kumuha kayo ng student permit bago mag August 3, 2020, yung requirements 1 to 4 lang ang kailangan nyo para makapag-apply ng driver's license. Kung wala pa kayong PDC certificate, pwede nyo ring i-check at panoorin yung isa ko pang video kung paano at magkano ang PDC certificate. Ilagay ko na rin doon yung experience ko sa driving school. Ilalagay ko yung link sa description below para mapanood nyo. Pupunta ako ngayon sa LTO kasi mag-a-apply ako ng non-professional driver's license. Dito na ako. Lapit na. So yun, pagpunta ko sa LTO, I made sure na kumpleto na yung mga requirements ko. Una kong pinuntahan is yun dun sa window kung saan i-evaluate nila yung mga requirements na dala mo. And then, kukunin nila lahat ng papers mo at bibigyan ka nila ng number. And then, pwede ka nang pumasok dun sa waiting area para maghintay na tawagin yung number mo or yung pangalan mo. So, ito yung part na medyo matagal yung hintayan kasi depende sa dami ng mga applicants sa loob ng LTO. Naghintay ako ng mga halos 1 oras at nung tinawag ako, pinalapit ako dun sa window para kuhanan ng picture at papirmahin. After that, pinaupo ulit ako at hintayin ko daw na tawagin ulit ako sa cashier naman na window. So, nung tinawag ako, siguro after 30 minutes, nagbayad ako sa cashier ng 168 pesos.
This 168 pesos is yung bayad sa exam. So, pagkatapos kong magbayad, umakyat na ako dun sa examination room. Dito sa part na to, medyo mabilis lang yung hintayan. Siguro umabot lang ako ng 20 to 30 minutes kasama na yung pagsagot ko dun sa exam as well as paghihintay dun sa result nung exam. After that, ibibigay sa'yo yung result na exam kung passed or failed ka. Para matulungan kayo sa paghahanda nyo sa pagsagot sa exam, pwede nyong panoorin yung isang video na ginawa ko kung saan nagbigay ako ng mga tips kung paano makapasa sa exam. Ilalagay ko yung link sa description below. May mga LTO offices na computerized na yung exam. Yung iba naman, katulad ng napuntahan ko sa Kawit District Office, hindi pa computerized yung exam. So manual pa siya or written. Pagkabigay sa'yo ng result ng exam, dadalhin mo naman siya along with the other papers dun sa actual driving window. So sa step na to, gagawin mo na yung actual driving exam. So practical exam siya kung saan pagdadrive-in ka ng sasakyan according dun sa restriction na kinukuha mo. Kung may dala kang sasakyan, pwede nyong gamitin yung sasakyan mo sa actual driving exam. Kung wala naman, merong mga nagpaparent sa LTO ng sasakyan. So sa akin, ang kinuha ko is yung manual. Ang rent na siningil sa akin is 200 pesos. Pagkatapos ng actual driving exam, bumalik ako sa loob, sa waiting area, at hinintay ko na tawagin yung pangalan ko sa cashier. Nung tinawag yung pangalan ko sa cashier, nagbayad ako ng 652 pesos para sa driver's license. After that, naghintay ulit ako siguro ng mga 30 minutes. At tinawag ulit yung pangalan ko. This time, kinuha naman yung biometrics. So, pirma, fingerprints, picture, and then double check kung tama yung mga spelling dun sa driver's license. And then, naupo ulit ako and naghintay para sa releasing na nung driver's license ko. So yung paghihintay siguro, it took around mga 20 minutes bago na-release yung non-professional driver's license ko. And ang maganda sa Kawit District Office na pinuntahan ko, available na kaagad yung card ng driver's license. Finally, after almost 7 hours, nakuha ko na rin ang aking driver's license. So, magkano ang nagastos ko? Para sa exam, I paid 167 pesos and 63 centavos. Para sa car rental, 200. Para dun sa license, 652.63. Total is 1,020.26. Yung total na nagastos ko ay para lamang sa restriction 2 kasi yun lang yung kinuha kong restriction ng driver's license ko. Nagdidepende yung gastos, depende rin kung ilang restrictions yung kukuhanin nyo. Sana makatulong ang video na to kung sakaling plano nyo kumuha ng driver's license. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up at i-share nyo na rin sa mga friends nyo. Also, please don't forget to subscribe and to click the bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Happy travels!